Oo, oh, ingatan nyo yan, ha? Okay, bilisan nyo naman, oh. Ikaw na kaya pwede? Ito mo, marami pa akong ginagawa dito, oh. Isa-isa lang naman. Hindi ko naman kaya gumito lahat ng sabay-sabay, di ba? Isa-isa? Nakatayo ka lang dyan. Nautos ka lang ng utos. Ako na lang. Sige, pasok na. Baka sa gilid. Ay, pasensya na. Ako nga dapat humingi ng pasensya sa iyo, eh. Dahil sa bagay niyang si Edwin. Upo ka lang dyan, apo. Okay naman po yan si Edwin eh. Kaya lang madalas po tinatopak. Mahal mo siya talaga, no? Bolero lang po talaga yung anak niyo, kaya hindi ko maiwan. Kung mahal niyo ang isa't isa, gawin niyo ang tama para sa inyong mga anak. Magpakasal kayo. May, ikaw ang babae. Ikaw ang talo sa sitwasyong ito. Nasisiguro ko na mas lalo kayong pagpapalain ng Diyos kung may basbas niya ito. Kasal? Uso pa ba yun? Wala ka talagang balak makasalan ako. Ilang beses na natin napag-usapan yan, di ba? Gastos lang yan eh. Kapirasong papel na nagsasabi na hindi na tayo pwedeng tumingin sa iba. Anong kasiguraduhan ko na hindi ka titingin sa iba? Ikaw bang dapat magduda o ako? Tinanggap kita kahit GRO ka lang, ibinahay kita, binigyan ko ng mga pangalan yung mga anak natin. Hindi pa ba sapat sa'yo yun? Utang na loob ko pa pala sa'yo. Hindi naman yun yung punto ko, May. Ang sa akin lang, hindi na natin kailangan ng kasal. Nagkakaintindihan naman tayo, di ba? Ewan ko sa'yo. Kung kapakanan lang ng mga anak natin isipin natin, sapat na yun. Hindi na mahalaga ang kasal. Mauna na ako. Oo, ganun na lang yun? Wala ba akong pabenas dyan? Haggard ka, te? Kamusta naman pagsosyonghot natin? Ay, naku, May. Sabi sa'yo, tigilan mo na yan. Pag na-side ka ni Maderaka, tsugi ka. Ano ba? Napapalakas loob lang. Napalakas loob? Eh, daily habit mo na yan. Ay, naku, sige ka. Ma-addict ka dyan. Ayan, ang hirap naman tong ikabit. Tulungan mo nga ako. Kasi naglalagay ka niyan. Impersonator ka ba? Ay, mga kapatid lang gumagamit nito. Ayan, nagyayabang ka. Ngunit ang kapal-kapal ng pilik mata mo. Of course. Oh. Anong drama yan? Si Edwin na naman, no? Sabi naman kasi sa'yo, yung lalaking yan, walang madudulot na mabuti. Tingnan mo, palamunin lang sa'yo. Di naman kayo kasal. Iwalayan mo na. Paano naman yung mga anak namin? Kaya mo buhayin yung mga anak mo. Ikaw pa, kahit mag-isa ka, mabubuhay kayo. Hoy, mga girl! Ay!
Pag nutungang na, Joy, parakyan na tayo. Kilos na. Teka lang, ma-dear. Sige, sabi mo, susunod na kami. Ngayon na. Naku, mamaya na nga to. Tara, trabaho muna tayo ng kumita. Nagyan mo muna ako nito. Sige, sige, dali. Hinintay na tayo ni ma-dear. Malapit na ako, Maton. Malapit na to. Ano, bibitawan na to, ha? Konti na ayos na lang. Barahan nyo na yan. Oh, plasis. Ay. Ano, brahmo? Siniwerte ka lang naman to, la. Oh, alam nyo na, ha? Oh. Ayos, ha? Ayos, sana, ha? Ayos, ha? Abo! Kung siniswerte ka ngayon, pare, ha? Pinapanahon lang yan, pare. Makaswerte ka dyan sa kasama mo, ha? Si May yung siniswerte sa akin, pare. Dahil mula nung dumating ako sa buhay niya, mas lalo lumakikita niya. Hindi ka pa nagsiselos dyan sa asawa mo? Eh, gabi-gabi yung iba-iba ang tinetable, ah. Ako na may inuuwi yan, eh. Yun ang mahalaga, di ba? Hanggat may pera siyang pinapasok dito, walang problema sa akin. Isa pa? Gusto sa'yo. Alam ko naman na patay sa akin yun. May nalalaki. Takot lang niya maglolo. Nice. O, ano lagay? Maglolo ka na lang tayo rito? Wala ba maglalabas sa inyo dyan ng bato? Luno! Ayun! Yan lang pala eh! Ano na yun? Diba tayo? Ito na! Ale, bigay niyo sa akin. Saan? Yan naman pala eh! Ang dami-dami ng dala niya eh! Bagay! Luno, kapay! Edwin! Leon! Edwin, gumising ka nga? Man! Edwin, pagod na ako sa trabaho. So, ito pa maaabutan ko. Hoy! Ano ba, aga-aga mo? Putak ka ng putak dyan eh! Eh, paano hindi ako puputak, ha? Tingnan mo nga itong bahay! Why? Hindi pa nga natin naayos na mabuti itong bahay. Ang lakas ng loob mo mag-imbita ng barkada at mag-inom dito, hindi naman kayo marunong mag-inis! Huwag gumising ka nga! Kinakausap kita eh! Oo na, oo na. Ako na bahala lahat dyan. Matigil ka lang. Problemado ka na naman. Pasensya ka na. Alam mo, problema sa bahay, iniwan sa bahay yan. So, tamo na naman, ano? Hindi ko na kasi siya maintindihan, Miko, eh. Hindi na siya yung Edwin na nakilala ko noon. Yung Edwin na sweet at maalaga. Ang laki ng pinagbago niya. Pasensya ka na. Sana ko patuloy na ilabas yung problema ko. Ayos lang yun. At naman tayo may problema, di ba? Pero alam mo, hindi dapat dinidibdib yung mga ganyan. Wala akong may babayad sa'yo eh. Treat ko to sa'yo. Para makalimot ka. Ha?
kasi ng mga ano. Miko, nandito? May. May, patawarin mo na, hindi ko naman... Hindi ko naman nakala yung mangyayari yung kagabi. May, please, kausapin mo naman ako. Lagi, ay! Lagi naman natin ginagawa... Ano ginagawa mo dito, ha? Huh? Ang kapal din na mukha mo, eh, no? Halika nga dito. Alam mo bang dahil sa'yo, mapapahamak tong club ko? But nilang magkilala ko nun sa loob! May, bakit kami siya doon sa private room mo, ha? Bakit? Sagutin mo ko! Bigay lang po ng customer sa akin. Bigay ng customer? Ano pa rin sa akin? Tanga? Huwag mo nga akong gawing tanga. Alam mo ha, tuwing haharap ko sa mga customer, nahalata akong matagal na nagsasabu ka! Mami, hindi ba totoo yan? Huwag ka nang magsinungaling! Alam mo kung kasi umalis ka na nga, napepesta yung negosyo ko. Alis ka na! Ma'am, paraawan niyo ka po! Buwise! Ma'am, paraawan niyo po. Kailangan ko po. Ma'am! Umalis. Ano ba? Umalis na tayo dito. Sa labas lang tayo mag-usap, please. May pasensya ka na. Tawan mo nga ako. Hindi ko naman sinasensya. Hindi ko naman akala yung mangyayari. Lagi naman natin ginagawa sa loob yun, di ba? Hindi ko makala yung mangyayari. Mahuhuli tayo. Pasensya ka na, please. Gusto ko lang naman makatulong. Kawante lang kung ba't nawalan ako ng trabaho, eh. Aba, talaga pero... Ano dito ka pa? Umalis ka lang dito! Mas na kayo! Pinapesta niya yung negosyo ko! Pasensya na po. Pasensya, sir. Na-stress ka ba? Pasensya na. Tinanggal na ako sa trabaho. Gusto ko makalimot. Titigilan din sa pagbuktak niya. Aayaw niyo akong pagbuksan, ha? Makikita ninyo. Tignan niyo lang. Tignan mo naman yung mga bata. Hmm? Hala, hala. Sirain niyo yung pintuan na yan. Buksan niyo, dali. Mga walang kwenta ang mga nakatirang dyan. Edwin, May, magsilabas kayo dyan. Ayaw niyo mga bata. Pwede na natin niyo yun. Sige, sirain niyo yung pinto. Sirain niyo. Tabi, 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 tabi. Ano ba yan ang baho-baho naman dito? Wala kayong karapatang pumasok dito! Anong karapatan na pinagsasabi mo dyan? Pamamahay ko ito at hindi ka nagbabayad ng renta mo! Hindi niyo kami pwedeng palisin dito! Tatlong buwan lang naman ang upa namin sa'yo! Magbabayad din kami! Paano ka magbabayad, Abel? Niwala ka ngang trabaho at ang asawa mo? Paano ka magbabayad? Sige nga, sabihin mo sa'kin. At saka, hindi naman ko kayo pinalalayas dito dahil lang sa utang ninyo sa'kin dahil kalat na sa buong barangay ang pagiging addict ninyong mag-asawa. Hindi totoo yan, ha? Anong hindi?
hindi, tingnan mo nga yung itsuran nyo. Hala, sige man. Kunin niya yan, damputin! Damputin niya ang lalaki niya, napakawalang kwentang lalaki. Lea, doon tayo mag-usap! Damputin! Damputin niya yan! Ikulong niya yan! Adik ang lalaki niya! Ay! Kwenta, hindi sige, dati! Asawa ko! Ano na sa atin ngayon? Paano natin ayusin ang mga problema ninyo? Sabi ko naman sa'yo, di ba? Maghanap ka na lang sana muna ng ibang lab kahit maliit lang. Para mabayaran na natin yung matandang yun. Mahiya ka naman, Edwin. Ako pa talaga maghahanap ng trabaho? Ikaw ang lalaki, ah. Ikaw dapat naghahanap buhay sa akin. Eh, walang mga racket, di ba? Minalas lang naman ako mula na dumating ka sa buhay ko, eh. Ako pa talaga ngayon ang malas. Hoy, simula na nagsama at nagkaanak tayo, ako lang naman nagtatrabaho, ah. Kaya wala kang karapatan para sumbatan ako dahil wala ka naman nagawa dito sa pamilya na to. Sandit lang. Sige! Dito pa kayo mag-aawa? Sandit ako! Sige! Pambihira naman! Hindi nyo na ako nirespeto! Dito pa kayo nag-aaway? Sa harapan ko? Pagod na ako, Edwin. Pagod na ako sa'yo. Hindi ko na kaya pakisamahan ka. Ayoko na. Ayoko na. Pagod na ako. Hindi umalis ka. Pabigit ka lang naman sa akin eh. Kung ayaw mo na talaga, umalis ka. Oo, sige. Aalis ako. Iiwanan na kita. Pero hindi mo sasama si Mark. Sandali lang, sandali lang. Kung gusto niyo, pag isa sa'yo, isa sa'yo. Hindi mo makayang buhay yung anak natin eh. Kaya bigay mo na siya sa akin. Hindi! Edwin! Mark! Hindi ngiti! Edwin! Hindi ako papayag na sasama mo ang dalawang anak natin, ha? Hindi ako mas ka na. Umalis ka na! Umalis ka na! Umalis ka na! Hindi tayo magkakaayos kung gano'n kayo naghihingawa! Mark! Mark! Sa mama! Edwin? Kay mama! Baka lang dito sa akong mag-asawa ko. Gano'n pa ginagawa niyo dito? Pero awa mo na! Kung ayaw niyo magpaayos! Umalis ka na! Umalis ka na! Mabalingan kita! Mabalingan kita! Sige, umalis ka! Hindi mo na makikita ulit ang anak natin. Tingnan mo lang kung hindi ka magmakaawa sa akin na bumalik para lang patawarin ko. Nagawa niyo dito? Kanina pa ba kayo naglalakad sa araw? Halika na, halika dito. Bira. Sige, sakay ka muna sa likod. Andali. Buti nakatulog na yung bata. Pasensya na, ha. Medyo maingay yung anak ko. Ikaw magpasensya, medyo maliit lang yung lugar ko, eh. Wala yun. Ako nga daw't mahiya, eh. Pero ikaw lang talaga yung matatakbuhan ko, eh. Hindi ka dapat mahiya. Ako nga dahil lang kaya nawalan ka ng trabaho, di ba? Ito man lang magawa ko para sa'yo. Salamat. Gaya ng dati, gusto mong
Alimot. Gusto mo to, di ba? Para sa'yo to. Gusto mo yan, di ba? Sige. Umpisaan mo na. Para makalimutan mo yung bintik na Edwin na yun. Ay, naku. Kanina ka pa hinihintay ng anak mo. Iyak nga nang iyak eh. Ayun, nakatulog tuloy na hindi kumakain. Anong klaseng babae siya, ma? Naku ko niyang iwanan yung mga anak namin. Sa totoo lang, anak, nakita ko kung gaano kabuting ina si May sa iyong mga anak. Kaya hindi ako naniniwalang iiwan niya kayo ng walang dahilan. Ano ibig sabihin niyo dito? Parang akong pinapalabas niyo ng kontrabida dito, ah. Na kaya umalis si May dahil sa akin, ganun ba? Anak, anak, nung una naman kayo nagsama, kahit alam kong mali dahil hindi kayo kasal, hindi naman ako nagalit. Dahil nakita kong mabuting impluensya si May sa'yo, naisip ko, baka siya na ang tamang magbibigay direksyon sa buhay mo. Pero mula nang mag-drugs ka, nagbago ka eh. Hindi mo man aminin sa akin. Alam ko, dahil hindi ka naman ganyan. Siguro nagsusumbong sa inyo si May, ha? Parang nakakalimutan niyo akong anak niyo dito. Na dapat akong kinakampihan niyo, di ba? Anak, walang dapat sabihin sa akin si May. Pinagtatakpan ka nga niya eh. Ganun kanya kamahal. Pero talaga sigurong napuno na siya sa'yo. Alam mo, anak, dinadalangin ko sa Diyos na sana magbago ka. Para sa mga anak mo, para sa pamilya mo. Gusto ko, bago man lang ako mawala sa mundong ito, anak, maiayos mo ang iyong buhay. Edwin, meron akong alam na rehab. Ipapasok kita doon. Sige, hindi mo kailangan ng rehab. Hindi ako adik. Sige na, anak. Kailangan mo yun. Na ako, ma? Edwin! Nay, naghiwalay na kami ni Edwin. Hiniwalayan mo na pala si Edwin. Bakit ba? Mahabang kwento na eh. Siguro nalaman nila nag-a-addict ka. Kanina niyo naman nalaman yan, ha? Eh di dun sa mga kasama mo sa club. Sabi nila addict ka na daw. Alam mo, wala silang karapatan husgahan ako eh. Dahil hindi nila alam ko anong pinagdadaanan ko. Nag-aalala lamang sila sa'yo, kahit ako. Paano na ang mga anak mo? Nagpunta ako dito para mangutang sa inyo. Pero kung wala kayong pera, huwag na lang. Hindi ako nagpunta dito para sermonan mo, ha? May! May! Nay. 25,000 pa po yung pagkakautang ng anak nyo sa akin. Maraming salamat na lang po't nagbayad kayo ng 5,000. Pag hindi pa po siya nagbayad, dedemanda ko na po siya. Pasensyahan mo na, anak ko, ha? Maraming salamat. Sige po. Tuloy na po ako. Oh! Andyan ka pala. Anong sinabi nung gago na yun? Malaki daw ang utang mo sa kanya. Nagpauna na ako ng bayad. Naniwala naman kayo, ma. Wala akong utang doon.
Walang utang? Eh, bakit ka nagtatago? Ba't hindi mo siya hinarap? Eh, nakukulitan na ako sa kanya eh. Ako nang bahala kong mausap sa kanya. Edwin! Edwin! Inday! Inday! Bakit nakabukas ito? Sino nakialam nito? Si Kuya Edwin po ang kumuha niyan, ma'am. Ang sabi ko nga po sa kanya, hintayin po kayo kasi nasa inyo po ang susi. Eh kaso, nagpupumulit po talaga siyang kunin eh. Uy, hindi ba kayo kaya kong bata niya ang mga tinitingnan? Kaya ang ingay eh. Trabaho ka na? Buisit na. Ikaw yata talaga may dala ng malas eh, no? Alam mo ba't ako nawalan ng trabaho? Best ang buhay ito. Pasensya ka na wala sa ngayon eh. Pero maghahanap pa rin ako ng trabaho. Abay, dapat lang. Ha? Kasi... ako lahat gumagastos dito sa bahay na to eh. Para sa inyo mag-ina. Eh paano ngayon? Wala na rin ako. Gagawa ko ng paraan para naman makabayad ako sa mga ginastos para sa amin. Yun ang gawin mo. Ha? Kasi kung hindi... Sige na, tapalan mo na yung buhangan ng anak mo. Ingay-ingay. Hali! Saan mo dinala ang perang iniipon ko? Pamasahe ko yung pabalik sa Hong Kong. Anong perang sinasabi niyo? Yung perang inilalagay ko dito. Ilan taong ko yung pinaghirapan at inipon. Pati pa naman ako. Pag nanakawan mo, ilan taon ako nagpaalipin at nadilbihan sa mga tao hindi ko naman kaano-ano. Para lang mabigyan kayo ng magandang kinabukasan. Tapos, ito pa isusukli mo sa akin. Hindi mo ba alam? Sinisira ka ng drogang yan. Tigilan mo na yan para mo nang awa. Alam ko na kung bakit ka iniwan, May. Dahil nakakapagod kang mahalin. Nakakapagod kang mahalin! Hindi ko naman kayo pinilit ang mahalin ako, di ba? Kaya kung pagod na kayo, hindi ko kayo pipilitin. Dahil hindi ko kayo kailangan. Hindi ko kayo kailangan lahat! Ano nangyari sa'yo?
delikado kasi yung anak ko sa akin. Mahabol kasi sa akin. Sakahin ko na siya kaya pa. Ba't sa akin? Ba't yung madali sa tatay niya? Lisa naman eh. Alam mo naman yung situation na at alam mo, ikaw lang makakatulong sa akin. Bagat isa ang mga anak ko. Sige na ako. Iiwan ko to sa'yo. Parang ako ba? Pera? Para saan? Para sa bata? Mia, baka naman ipang dodroga mo lang tong perang to. Maraming salamat, ha? Paalam anak, ayusin muna ni Mama ang buhay niya bago bumalik ako sa inyo. May, pinagawa mo rito. May! Tawag mo ako! Sinabi ko na nga, abe, hindi ka makakatiis. Babalikan mo ang anak mo. Nandito ko ba para magmakaawa na pabalikin na kita? Nandito ako para sabihin sa'yo. Na binenta ko anak natin. Binenta mo ang anak mo? Kung gusto mo siyang makita, tubusin mo siya kay Lisa. Walang niya ka. Oo! Wala na akong iya! Wala na ako silbi! Wala na akong kwenta! Hindi na dapat ako mag-iisang ini. Wala na akong karapatang maging isang ina! Si May. Nung huli kaming nagkita, sabi niya may humahabol daw sa kanya. Eh, talagang parang bangag siya eh. Ay, naku, huwag na po. Sige na, kunin mo na ito. Binenta ng asawa ko sa iyong anak namin, di ba? Naawa lang ako sa bata eh. O paano? Salamat ha. Hindi na kami magtatagal. Sige po. Okay na po yung bata. Hindi mo pupunin ang anak mo. Hindi ko siya ibibigay sa'yo hanggang hindi mo inaayos ang buhay mo pati na si May. Ako ang mag-aalaga sa aking mga apo. Kung kinakailang ilayo ko sila sa iyo, gagawin ko. Ayoko makita ng mga bata kung gaano kami sirable ang buhay niyong dalawa. Gusto ko lang naman makasama niyong bata. Balikan mo na lang sila kung handa ka na mag-isang tunay na ama sa kanila. Tol, dahil kasi Edwin, oh. Kung ano? Pare,
Mukhang lumagpas ka na yata sa pecha na sinabi mo. Wala pa akong pera yun. Saan na tayo mag-usap-usap, ha? Teka lang, tol. Di ba hindi naman maliit na halaga yung pinahiram namin sa'yo? Nagkakaunsihan tayo dito, tol, eh. Ang hirap nyo naman kausap, ha? Di ba sinabi ko na wala pa akong pera? Kinatablet nyo ba ako rito? Kanya-kanya namin pinilit-burin yung pangit na nakaraan. Tinaan ko sa pagbenta sa sarili para sa droga. Para mas bumalis ang paglimot. Ganon din sa May. Patuloy na sinadyang sirain at iligawan landas. Pareho kami. Para kahit saglit, makalimot. Kuya Edwin. Ito na ako ngayon, said na, nakalimot, nakalimutan. Kung Diyos ka talaga, at sinasabi nila na makapangyarihan ka, maawain, ipakita mo sa akin. Maghimala ka sa buhay ko. Maghimala ka. Aling Olga! Bilisan niyo po! Nakita ko din siya! Bilisan na! Ayan! Aling Olga! Aling Olga! Aling Olga! Aling Olga! Siya yan! Oh my God! Aling Olga! Uwi na tayo! Uwi na tayo na! Alam mo, anak, matagal na kitang hinahanap. Anak, ipapasok na kita sa rehab, ha? Gusto kong gumaling ka. Sandali po, mama. Gusto ko na magbago, ma. Gusto ko na bumangon, ma. Panginoon, maraming salamat po. Dinding niyo panalangin ko. Maraming salamat po. Salamat po. May schedule ang lahat ng gagawin mo dito sa loob ng rehab. Sa simula, alam namin na medyo mahihirapan ka. Pero sa pagtagal mo naman dito, masasanay ka rin. Tutulungan ka namin dito. Hindi lamang para sa tuluyang pagtalikod mo sa mga bisyo mo. Kundi para mailapit at maipakilala ka rin namin kay Kristo. Edwin, tanging si Kristo lamang ang makakapagpabago sa iyo. Hindi ako, hindi si mama mo, at lalo namang hindi ang sarili mo. Kaya naman, naniniwala akong siya lang, si Kristo lang at tanging siya lamang ang makakapagpabago sa iyo. Oh, Edwin. Kumusta? Naglalaro ka ba ng basketball? Naku, matagal na pong hindi, Pastor. Ah, ako rin. Sigurado, pag naglaro ako ngayon, madali akong hihingalin. Ah, ilan na nga palang anak mo? Dalawa po.
Tagal ko na nga po silang di nakikita. Maliit pa sila nung huli ko silang nakita. Well, kulang na lang pala ng dalawa at makakabuo na kayo ng basketball team. Malaki na po na pagkakautang ko sa mga anak ko. Iniisip ko na itong mga nakaraang gabi. Sana matandaan pa nila ako. Sana mapatawad nila ako sa mga naging pagkukulang ko sa kanila. Humingi ka na ba ng tawag sa... ating Panginoon Diyos? Alam niyo po, Pastor. Tagal ko na pong pinabayaan yung mga anak ko. Sapat na yata na mapatawad na lang nila ako. Gusto kong humingi ng tawad sa Panginoon. Pero hindi ko po alam kung karapat-dapat ako. Edwin, kausapin mo siya. Kausapin mo si Jesus. Alam ko pong marami akong naging pagkukulang sa pamilya ko. Ang dami ko pong nagawang kasalanan sa kanila. Higit sa lahat. Sa inyo. Pero sana bigyan niyo po ng pagkakataon. Naayusin ang buhay ko. Para po sa mga anak ko. Hindi pa uli ang lahat, Edwin. Sa katunayan, nag-uumpisa ka palang muli. Ang banal na kasulatan ay nagsasabi sa Roma 3:23. Sapagkat ang lahat ay nangagkasala nga at hindi nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Dahil dito, ang Diyos ay ang Diyos ng pag-ibig. Dahil dito, ang Diyos ay ang Diyos ng mapagpatawad. Walang imposible sa Diyos na ang sinuman ang sa Kanya ay nagkasala. Hindi niya ito itatanggi. Hindi niya ito tatalikuran. Nakagaya ng pag-ibig ng isang ama sa kanyang anak na sa kabila ng lahat ng kanyang mga kasalanan, ang dakilang ama sa kanyang pag-ibig ay naghihintay lamang. Handang magpatawad, handang umunawa sa sino mang nagsisisi, sa sino man na lumapit sa kanya. Akala ko patuloy mo na akong nakalimutan. Totoo nga pala na kahit gaano kadumi ang nakaraan ko, handa kang burahin yun sa isip mo. Nakikita mo yung nasa likuran ng bahid at mantsa. At kaya mo itong gawing parang bago. Hindi. Kaya mong gawing bago. Mga apo, daddy niyo! Edwin! Ang anak ko? Anak, apo, daddy niyo! Dali! Saan ka pupunta? Ay, daddy niyo! Sabi ko silang hindi nakita ba? Ika na kasi kailan niya kilala eh. Ang lalaki na nila. Hindi mali, anak. Oras na makalabas ako dito, ma. May iba po akong plano. Halika dito, apo. Gusto ko po sana pumasok sa Bible Seminary. Hi! Gusto ko pong ibalik sa kanya lahat ng bagay, lahat ng magagandang bagay na ginawa niya sa buhay ko. Like, sinunod mo ko? Gusto ko pong gawin niya akong instrumento para sa pagbabago ng ibang tao. Para na rin po sa mga anak ko. Aray, inakulot mo ko. Sorry, anak. Natutuwa ako sa'yo, anak. Natutuwa ako sa talagang ginawang pagbabago sa'yo ng Diyos.
Kung ano man ang plano mo, anak, narito lang ako. Susuportahan kita. Salamat, Bunga. Ito ay student ng Biblia. No, ang Biblia natin ay... Sa suporta ni Nanay at sa tulong ng mga tao sa paligid ko, mas nakikilala ko ang kabutihan ni Jesus. Unti-unting natatabunan ng liwanag ang madilim kong nakaraan. Magandang umaga po. Sana po makadulo kayo sa seminar namin. Salamat po. Sana po makadulo kayo. Nanay Beth? Edwin? Ako nga po. Ang gwapo-gwapo mo. Ganyan-ganyan ka pinakilala ni May sa akin noon. Nasaan po si May? Sa totoo lang, di kami nagkikita. Nandun siya nakatira sa kaibigan niyang si Elsa. Gusto ko po sana siya makausap eh. May? May! May, ano ba? Oo! Oh. Nakitext ang nanay mo. O, ano daw sabi? Nandun daw sa plaza nila ang dati mong asawa, si Edwin. Gusto ka daw makausap. O, pupuna na makapag-almusal. Hindi ako makausap. Bakit? Aba, Ma! Di ko alam. Basta ang sabi ng nanay mo, pumunta ka daw. Sino ba tong Edwin na to? Siya ba yung nanakit sa'yo? May, di ka na sumagot. Wala! Isa lang siya sa mga lalaking dumaan sa buhay ko. Maba ng hair mo. So, hindi ka nga pupunta? Okay, fine. Diyan ka na, may booking pa ako. Magandang gabi po sa inyong lahat. Ako po ay natutuwa dahil nabigyan po ako ng pagkakataon na makapagsalita po sa inyong harapan upang magpatotoo sa kabutihan ng nag-iisa nating Diyos na buhay. Alam niyo po bang, bago ako naging isang lingkod ng Diyos, ay naging isa po akong drug addict. Opo. Tama po ang narinig nyo. Ako po ay isang drug addict dati. Na walang respeto sa magulang, na mayabang sa lahat ng bagay, kahit ang mag-ina ko, ay nasaktan ko. Ako mismo nagtutulak sa mga taon, lumayo sila sa akin. At huli na nang naisip ko na nag-iisa na pala ako. Hanggang sa isang araw po na humiling ako sa kanya. Humiling ako ng isang milagro na baguhin niya ang buhay ko. At yung po ang ginawa niya. Binago niya ang buhay ko. Hindi po madali ang naranasan ko para magbago. Pero tinulungan po ako ni Jesus. Tinulungan po niya akong maintindihan ang lahat ng bagay, maunawaan. Nang sa ganon, maituwid ko ang lahat ng pagkakamaling nagawa ko sa buhay ko. At narito po ako ngayon sa harapan ninyo
nagpapatotoo na kayang baguhin ni Jesus ang anuman nasirang buhay. At naniniwala po ako na kaya din po niyang gawin ito sa inyo. Ming! Ming, mag-usap tayo. Ming, mag-usap tayo. Gusto ko sanang humingi ng tawad sa'yo, eh. Para saan? Alam ko nasaktan kita noon. Ako ang dahilan kung bakit napalayo ang mga anak natin sa'yo. Gusto ko sanang humingi ng tawad sa'yo, May. Kasi hindi ko nasuklayan ang pagmamahal na pinakita mo sa'kin noon, eh. Alam kong puno ng galit ang puso mo laban sa'kin. Sa akin. Edwin. Hindi. Hindi na ako eh. Madumi na ako. Hindi na to yan. Madumi na ako, Edwin. Hindi totoo yan, May. Ako. Ay, makinig ka sa akin. Madumi na ako. Hindi niya ay, na ako. Ay, makinig ka sa akin. Hindi ikaw lang makinig sa akin! Ikaw makinig sa akin! Hindi na niya ako kaiaahon sa putik na kinakalagyan ko ngayon. May, kaya niyang pag-uwin ang buhay mo. May, makinig ka sa akin. Hindi lang babaguhin ang buhay mo. Kaya niya ka rin, kaya ka niya rin niyang iaahon sa... May, alam mo ba kung anong mga bagay na nakapagpalakas ng loob sa akin para magbago? Walang iba kundi mga anak natin. Alam mo bang matagal ko na gawang makaharap sa kanila? Dahil ayokong makita nila yung sirang Edwin. Yung hindi karapat-dapat na ama sa kanila. Kaya pinilit mo magbago. Hindi nga ako nagkamali. Nung makita ko sila, nung mayakap ko sila, sulit lahat ng hirap na pinagdaanan ko, May. Dahil kahit baguhin ang mga yakap nila lahat ng pagkakamaling nagawa ko noon sa inyo. May. May, kahit baguhin ng Diyos ang buhay mo katulad ng ginawa niya sa akin. May, huwag kang mag-alala. Tutulungan kita. Aakayin kita. May ito na yung pagkakataon. Para baguhin ng Diyos ang buhay natin. Makinig ka naman. Ah!
Well, everything seems to be in order. So, ang kailangan na lang ngayon, bibigyan kita ng schedule, May, para alam mo kung ano yung mga ginagawa namin dito on a daily basis. And don't worry, Edwin, we'll take care of May. Okay? Sandali lang, ha? Alam mo ba, nasabi ko na sa mga anak natin na nahanap na kita. Excited na sila makita ka uli. Edwin, huwag muna. Ayoko naman makita ako ng mga anak natin na ganito itsura ko. Gusto ko sa oras na magkita kami na anak natin, kung kasing bango mo at kasing ganda ng lalaki mo. Di ka. Gapo na ba ulit? Pwede na ba ulit maligaw? Ay nako, binabawi ko na. Mabango lang pala. Ay, binawi pa naman ako. Kumusta naman po si May? Ako, Edwin, natutuwa ako dahil dalawang buwan pa lang si May pero yung development niya ang bilis. Na talagang parang motivated siya na magbago. Salamat naman po sa Diyos. Gabi-gabi ko pa rin naman po siyang pinapanalangin. Alam mo ba, sumasali na rin siya sa mga Bible study, ah. Talaga po. Dahan-dahan, ah. Dali. Ay po. May step, ah. May step. Careful, careful. Nakakita ka ata, eh. Hindi po, hindi po. Sige, ha. Oh. Surprise to, ah. Wait lang. Diyan ka lang. Diyan ka. Wait, ah! Surprise! Iwan ko na kayo, ha? Salamat po. Okay. Upo ka. Pinagluto kita. Ganun ba? Hmm, di siyang tikman. Tikman mo. Niluto mo lahat yan? Hmm, para sa'yo. Sarap. Hindi ka pa rin nagbabago, ha? Masarap ka pa rin magluto, ha? Alam mo pa rin yung mga paborito ko. Gusto ko sana magpasalamat sa'yo sa lahat ng tulong na yan ginawa mo para sa akin. Hindi mo kailangan magpasalamat, May. Nung una, iniisip ko kung bakit ginagawa ko to, lahat ng bagay na to para sa'yo. Nagdasal ako. At sa puso ko, ito ang gusto ni Jesus na gawin ko para sa'yo. May pasalubong pala ako para sa'yo. Regalo? Usama. Sama-sama na tayo. Salamat. Mahal kita, May. Noong una pa. At gusto
ko nang gawin lahat ng tamang ngayon. Pwede ka bang maging misis ko? Magpakasal tayo sa harap ng Diyos. Buo kami. Please, please. Maari naging magulo ang simula ng buhay ni na Edwin at May. But you know what? It did not end that way. They allowed God to intervene in their life. Siguro you're thinking, how about my life? My life is so broken. My life is in such a mess. Is there still hope? Meron, kapatid. Merong hope. All you need to do is ask the Lord into your life. Invite Jesus Christ to be the Lord and Savior of your life. I want to lead you into a prayer, a simple prayer. Ang kailangan lang po yung prayer manggagaling sa puso nyo. Follow me in these words, but let it come from your heart. Just say, my Heavenly Father, you know my life. You know all the sins and all the things I have done wrong. And Lord, I have failed over and over again. I don't know what to do. My life is so broken. But Lord, I saw what you did in the life of Edwin and May. I saw you turned something that was so impossible and you put joy and hope back in their lives. So right now, Lord, I surrender everything to you. And I open my heart's door and invite you, Jesus, into my life to be my Lord and to be my Savior. Starting today, my life belongs to you. Heavenly Father, thank you for loving me. Jesus, thank you for saving me. Holy Spirit, thank you for empowering me. I pray this prayer from my heart in the name of Jesus. Amen and amen. Kapatid, if you pray that prayer with me, let us know. Tell us the good news. Our prayer counselors are standing by to receive all your calls. Kung meron po kayong ibang mga needs, mga prayer requests, nakaantabay po sila. 24 hours a day, 7 days a week, you can call us anytime and you will receive counsel from the Word of God. Make that call right now.